Hi mga kaibigan, kumusta kayo? Sishare ko lang yung karanasan ko nung una kong pag-abroad. Yan ay sa Singapore. Kasi 3 months pa lang ako, bumalik na ako sa agency. Paano kasi yung amo ko, buntis, eh alam mo naman ang buntis daw, bugnutin. Tapos istrikta sila. Tapos madamot. Tapos hindi lang sa mga bagay-bagay, kung number one sa pagkain. Ayun. Ang hindi ko ginusto, kasi pag nagtatrabaho ka, eh alam mo naman, pag first time pa lang ako noon sa abroad, eh nakakonsentrate ako sa trabaho ko, tapos biglang sumigaw yung amo ko na tawagin ka. Rupay! Eh, ako naman magulat. Ganun ako. Tapos, sabi ko, palaging ganun, araw-araw na ganun na magsigaw na bigla kang tawagin. Eh, magugulat ako. Sabi ko, pag hanggang 2 years ay ganun na ganun ang mangyayari sa akin na magugulat, di magkasakit na ako ng puso. Tapos, sa Pilipinas, eh, okay naman. Kahit na ganito ang kahirap namin sa Pilipinas, ay kumakain naman kami ng 3 beses sa isang araw. Pero noon sa Singapore, sa umaga, tinapay. Sa tanghalian, ako ang magluto, pero walang tinitirang pagkain. Ako magluto, ihanda ko. Tapos, pagkatapos nilang kumain, saka ka lang makakain. Tapos, ang pag-isda, yung ulam nila, ang matitira sa'yo, tinik. Tapos mga isang kutsara, kuskusin mo na lang yung bandeha, yung bandeha ba tawag doon, yung bandihado. Oh, kuskusin mo na lang yung mga natirang kanin doon, yun ang kainin mo. Ayun, hanggang sa 3 months, pumayat na ako. Oh, ayun. Tapos, ang tulog, 6 na oras lang sa Singapore. Pag magtrabaho ka, ayun, pabilis sila ng pabilis. Kailangan daw mabilis. Mabilis na mabilis. Ayun, ayan, ang payat-payat ko na noon. Tapos, ang number one na hindi ko ginusto doon sa Singapore noon ay yung walang pagkain. Tapos, kulang sa tulog. Kasi, pag nakita ka, pag gumising sila ng umaga at nakikita kang nagtrabaho, sabihin nila agahan mo ng gising. O ayun, ang tulog ko noon alas 11. Magising ako alas 5. So 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 day. Meron pang 7 oras ba yon? 11. O ayun, 6 na oras lang ang tulog. Pag nakita kang nagtatrabaho pa hindi pa patapos, sabihin nila magising ka ng mas maaga. Pag nakita ka ulit bukas, sasabihin nila mas maaga. Hanggang sa 3 hanggang 4 na oras na lang ang tulog mo. Kasi bago ka matulog, mamalansya ka. Hindi ka naman makatulog agad. Bago ka matulog, mag-iyahan mo yung handa mo yung mga ano ng mga bata para sa paaralan. Ah, ayun. Nang mga 3 buwan na ako, sabi ko, nagpaalam na ako, balik na ako sa agency. Ayun. Wala man silang nagawa, tinawagan nila agad yung agency. Tapos, tinawagan din ako ng agency, pinaliwanag ko yung problema ko na ganun ang nangyayari sa amo ko. Hindi ko, sinabi ko na sinisigawan ako. Sinabi ko kulang tulog, kulang pagkain. Ayun, binalik ako sa agency namin. Kaya, iyon. 3 buwan pa lang, bumalik na ako sa agency. Salamat sa panonood. At sana mag-subscribe at mag-like kayo. Kasi magkukwento pa ako ng mga karanasan ko sa pag-abroad ko. Ngayon, nasa Kuwait ako. Eh, awa ng Diyos, maganda naman yung naging amo ko ngayon. Kaya, bye!